Hi everyone, this is M Stubbs and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is another tutorial video na naman po ang aking i-share sa inyo. At nabasa niyo naman po siguro sa ating title. Ayan, so matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng tutorial video. And for this time, sana po ay may matutunan kayo at sana ay magustuhan niyo po ang video ito. At nakita niyo naman po siguro sa ating title. So paano po ba i-convert ang ating mga PDF files? Especially po sa mga nagsisend ng mga documents. Ayan, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng PDF files. And nang sama-sama siya guys ha, at isa-send natin siya sa ating Gmail. So simple lang itong gawin guys, at alam ko namang halos lahat naman siguro ay nakakaalam na kung paano ito gawin. So ang video po ito syempre ay para lang sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano nga po ba ito ginagawa. So kasi dati sobrang naging struggle din po ito sa akin na hindi pa ako sanay na mag-send ng mga documents, ng mga PDF files, ayan. Tapos isi-send natin sa Gmail lang sama-sama. So, hindi pa natin alam. At napaka-simple lang din naman at napakadali lang ng video ito, guys. Siyempre, at siyempre, meron po tayo itong kakailanganin na apps para po natin ito magawa. So, nangunguna na nga po dyan ang ating clear scan na gagamitin. So, yung clear scanner, guys, is isa siyang picture. So, isa siyang camera din na yun yung gagamitin nyo na pang picture para po mas malinaw po yung kuha natin dun sa ating files or documents. Kasi minsan, kung picture lang or camera lang natin sa cellphone yung gagamitin natin, syempre minsan malabo siya, diba? So malabo siya, and then minsan nag-blurred pa. So para po mas maging malinaw siya, mag-download po tayo ng clear scanner sa ating cellphone, sa ating Google Play Store, at libre naman po yun. So, kesa naman sa pumunta pa tayo ng labas, especially sa mga walang computer or laptop or printer sa bahay, syempre, tendency niyan is lalabas pa po tayo at magre-rent pa tayo, ba? Diba? So, mas maganda na ngayon maging practical na lang tayo. So, ayan, at napaka-ano lang din naman po yan, madali lang din gamitin yung clear scanner, guys, para hindi na ubos oras din sa inyo, ba? Diba? So, madali lang gawin, guys, ang videong ito at sundan nyo lang po. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, syempre kung interesado kang malaman kung paano ito gawin, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. So, ayan na nga, guys. At kung ready ka na, just keep on watching. So, ayan, guys. And syempre, pupunta na po tayo sa ating clear scanner. So, ayan, yung nakikita nyo green dyan, pindutin nyo lang po yung clear scanner na yan. Siyempre, ito yung mga documents natin, yung mga kinuhanan. And then, sa baba, may camera dyan and image. Pindutin nyo yung camera. So, ito na yung bubungad sa inyo. So, ayan yung mga files natin na kukunan. So, ayan, sa nakikita nyo dyan is malabo pa. So, once na kinuhanan nyo yan, gamit ang clear scanner. So, siyempre, ito yung magiging itsura nya, guys. So, ayan, siyempre, malinaw na, diba? So, kaysa naman lumabas pa tayo, i-download na lang natin yung clear scanner, diba? At makakasave pa tayo. And then, i-save nyo lang siya sa gallery, guys. Click nyo yung 3 dots sa baba. And then, save to gallery. Okay nyo lang yon. Diretso na po yun sa gallery nyo. Ayan, since madami ang mga files na kinuhanan ko, ulit-ulit lang din po siya ng procedure. Ayan, so, kukuhanan natin. Picturean natin yung files. So, after nating picturean, makikita nyo yung, ayan, yung arrow na yan, yung ika-crop natin, yung salamin na yan. So, tayo na mismo ang magka-crop niyan para mapantay siya pag once na na-scan na siya. So, dapat make sure nyo din na pantay yung pagka-crop nyo. Ayan, then check, and then, yung 3 dot, save to gallery. So, diretso na po yan doon din. Same procedure, ganun lang ng ganun yung gagawin natin hanggang sa matapos nating i-save yung ating mga files or yung ating mga document na kinukuhanan. So, ganun lang ang gagawin. Hindi lang po mga files, pwede rin po yung mga picture dyan, pwede rin yung mga image. So, paulit-ulit lang yan dyan, guys, na kinukuhanan ko. So, ayan, sundan nyo na lang kung paano siya gawin. At napakadali lang din naman yung gawin.
then after nyo guys, pag okay na at nakuha na nyo na po siya lahat, yung nasa taas, i-click nyo lang yung PDF na nasa taas guys. Ayan, so i-double check nyo kung lahat nyo ba is nakuhanan or nandun ba siya sa lahat, nakapaloob na ba siya lahat, lahat ng kinuhanan yung picture. So yan is 10 pieces na pinicturean natin gamit ang clear scan. So after nyan guys, pag na-double check na natin siya, then share, and then punta tayo dun sa file name. Siyempre, ilalagay natin dyan kung ano yung file name ng ating document na ilalagay. So, ayan. Make sure natin na may file name para hindi tayo nakakalimutan. Hindi natin nakakalimutan, siyempre. So, ayan. Type lang po natin yung ating file name dito. So, ayan is writing practice sheet. Yan. Then after nyan, click nyo lang po yung Gmail kung sa inyo po siya isi-send. Yan. So after nyan, syempre nakita nyo yung nasa taas, ayun po yung mismong sa atin, yung account natin. So syempre yung pagdadala natin or pagsisenda natin, ito type natin dun sa code sa baba. And then after nyan, i-click nyo lang yan. Yan. And then, yung nasa taas na arrow na blue, i-click nyo lang po yun. So, automatic po na naandun na siya sa ating Gmail account. So, that's it for today's guys. So, that's it for today's guys. I hope you like this video at sana po ay may natutunan kayo sa video ito. At syempre, kung oo, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan or any suggestion regarding this video or kung meron kayong gusto ipagawang tutorial, guys, please comment down below para gagawin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay lang, guys, and that's it for today's. Bye! Thank you so much for watching. God bless everyone. At ingat po tayong lahat. Bye!